Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Araw po ng Webes, 29 na linggo sa karaniwang panahon. Isinasama po natin ang ating mga daladalang kahilingan at mga petisyon sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang iyong kalooban upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyong kabanalan at kauwi ay buhay na walang hanggan.
Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinuman taong laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siya laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, sa'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tanaya kita taliknan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi ito natutupad. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang lima katao sa isang sambayanan, ay mababahagi, tatlo laban sa dalawa, at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ang mga ama at ang mga anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at ang manugang na babae. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nakakagulat ang ating ebanghelyo ngayon. Parang hindi si Jesus ang nagsasalita. Nang sabihin niyang, akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi.
At mula ngayon, ang lima katao sa isang sambahayan ay mababahagi, tatlo laban sa dalawa, at ang ama laban sa kanyang anak na lalaki, ang ina laban sa kanyang anak na babae, maging ang biyen ng babae at ang manugang na babae ay magkakaroon ng kaguluhan. Pagkakabahabahagi, division. Ano? Anyway, kung babalikan natin ang buhay ng ating Panginoon, nang makita pa nga lang ni Simeon at ni Ana ang batang si Jesus, nang dalhin ito sa templo, ano ang sinabi ng dalawa? Ito'y magiging katitisuran ng mga Hudyo, subalit kaligtasan para sa mga hintil na maniniwala sa Kanya. Ibig sabihin, ang dala ng ating Panginoon kung mananampalataya tayo sa Kanya ay kaligtasan. Subalit, kung atin pong itatakwil at hindi sasampalatayanan ng ating Panginoon, kapahamakan ang nag-iintay sa atin. Ito yung pagkakabahabahagi. Ibig sabihin, nang dumating ang ating Panginoon, nabaligtad naman talaga ang mundo. Ano ho, mantakin niyo po, ano ang sabi niya? Ang mga nahuhuli ay mauuna, at ang mga nauuna ay mahuhuli. Ang mga mayayaman ay maghihirap o sawimpalad, samantalang ang mga mahihirap ay mapapalad. Ang mga nagugutom ay bubusugin. Sa pamantayan ng mundo, kabaligtaran ang lahat ng ito. Sasabihin pa ng ating Panginoon, mahalin ninyo ang mga umaaway sa inyo, magpatawad kayo at mahalin ninyo ang mga taong mayroong mga atraso sa inyo. Kabaligtaran ng pamantayan. Kaya hindi ito matanggap ng mga nasa sanlibutan. Itong mga pananalita ng ating Panginoon. At ito yung tinatawag dito sa ating ebanghelyong division, pagkakabahabahagi. Ang pagkakabahabahagi na ito ay magdudulot ng katuparan ayon sa plinano ng Diyos. At kung atin pong susundan ang ganitong diwa, ano ho, mayroon pong isang kwento patungkol sa isang mataas na opisyal ng gobyerno na ayaw pumirma ng isang proyekto na napakalaki. Alam ng mataas na opisyal ng gobyerno na ito na ito'y sisirain ang isang lugar pag ito'y kanyang pinirmahan. Sisirain ang kalikasan pag ito'y ipinagpatuloy. Kaya sabi niya, hindi maaaring mapurso ang proyekto na ito. Binigyan siya sa kanyang harapan ng napakaraming pera, millions of pesos. At doon siya nagkaroon ng dilema. Maliban sa maraming nag-iendorso ng mga matataas na opisyal ng gobyerno na kailangan itong mapurso ang project na ito. Dahil marami ang makikinabang. Yes, marami ang makikinabang. Subalit, malaki ang masisira ng kalikasan. At ito'y maaapektuhan directly ang mga malapit na nakatira doon. Nagkaroon siya ng dilema noong taltagan na po siya ng milyones sa kanyang harapan. At maraming naguudyok sa kanya. Sinasabi ng marami na pag tinanggap mo yan, pag pinirmahan mo yan, magiging maluwag ang iyong buhay. Pwede ka nang mag-retire. Early retirement kung iyong nanaisin. Subalit, pinag-isipan niyang maigi at dalawang araw, dalawang gabi siyang hindi nakatulog para pag-isipan kung ano ang nararapat na desisyon na kanyang gagawin. At pagkatapos noon, nagkaroon siya ng firm decision at ang sabi niya ay,
hindi ko yan pipirmahan. Ang kanyang mga kaibigan at kanyang mga kakilala nagsasabi sa kanya, sayang pare, sayang. Subalit sa kanyang kaibutura ng kanyang puso, ang sabi niya sa kanyang sarili, hindi niyo lang alam kung gaano ako kasaya sa mga oras na ito na paninindigan ko na hindi ko yan pipirmahan. Nangyari ang lahat ng ito at hindi natuloy ang proyekto. My dear brothers and sisters, ito yung sinasabi ng ating Panginoon, mayroong pagkakabahabahagi dahil simula noon, hindi na niya nakasundo ang kanyang ibang mga boses, ang kanyang ibang mga kakilalang nag-iindorso na ituloy ang proyekto. Subalit sabi niya ay, alam kong Diyos ang aking kakampi at ninais pang alisin siya sa kanyang puwisto. Subalit, nanindigan siya na tama ang kanyang ginawa at ito'y nasa batas na bawal ang proyekto na iyon at siya pa rin ang nanalo. Matahimik na nag-retire ang taong ito. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Mayroong pagkakabahabahagi na mangyayari. Inevitable po ito. Subalit, kung tatayuan po natin ang katotohanan at kung ang tama ang ating paninindigan, ang Diyos ang gagawa ng paraan para ang lahat ay maisaayos at kakampi ang katotohanan sa kung ano ang pinaninindigan ng ating Panginoon. Marahil ito ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon na ating pagnilayan. Ano ho? Na parang sa kanyang pagninilay noong mataas na opisyal na iyon, hindi naman lahat ng material na bagay ay magbibigay sa iyo ng kasayahan, kung hindi kung ano ang nasa puso at isipan ng Diyos na iyong ipaglalaban at iyong susundin ayon sa kalooban niya. Nawa, sa ating pagpapatuloy ng Banal na Eukaristiya, ito po ang maisaisip natin at maisapuso na nawa ang katotohanan at kung ano ang tama ang ating panindigan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos ng mga upo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. We adore you, we believe in you.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala,
sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, sumandali para po sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula sa ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-anim, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa 25 ng Nobyembre para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil. Kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang 7 lamang ng Nobyembre. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Father Jenner De Castro. Ako po ang kuraparo po dito sa San Isidro Labrador Parish, dito po sa Hondagua, Lopez, Quezon. Ito po isang barangay parish, isang simpleng parokya. Kami po ay nangangarap na madagdagan po ang pasilidad ng aming simbahan sa pamamagitan po ng pagpapagawa ng aming sakristiya at ng aming social hall, sapagkat wala po kami ditong lugar para kami ay makapag-meeting at maisagawa po ang mga seminar. Kami po ay dumudulog sa inyong kabutihang loob. Kami po ay inyong matutulungan sa sana po ay kami ay inyong matulungan sa ganitong pamamaraan. Magandang araw po muli sa inyo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Awit-awit ng Ave Maria sa anak mong si Jesus, puso namin ay iyahandog. Ihatid mo kami sa langit sa amang mapagmahal.